Naging maayos ang ikalawang araw ng pagpapatupad ng face-to-face classes sa bansa. Paglilinaw lamang ng Department of Education, may ilang paaralan pa rin ang pinayagan ng mag-blended learning dahil sa kakulangan ng classroom. Si Joshua Garcia sa detalye. Rise and shine, Joshua. Sinilip ng Education Department ang Batasan Hills National High School at Cecilia Muñoz Palma High School. Kabilang sila sa 10 paaralan sa lungsod na pinayagan ng DepEd na magpatupad ng blended learning dahil sa kakulangan ng mga silid-aralan. We're very transparent po sa Department of Education. We show you the schools that are implementing 5-day in-person, and we also show you the schools rin po na humingi or nag-request na mag-continue sila sa blended learning para po makita talaga natin kung bakit sila humingi ng blended learning. Ayon kay DepEd NCR Director Wilfredo Cabral, 53 sa 800 public schools sa Metro Manila ang pinayagang mag-blended learning. Binisita rin ang President Corazon Aquino Elementary School at Payatas B Elementary School. Ayon sa DepEd, naging maayos naman ang ikalawang araw ng full implementation ng face-to-face classes. Wala naman po tayong sa ngayon natatanggap na any untoward incidents or any reports of that nature. So, masabi naman po nating maayos yung pagre-resume ng classes. Natsyempohan din ng DepEd ang pamimigay ng Quezon City LGU ng mga Android tablet sa mga grade 7 hanggang 10 students sa Batasan Hills. Hindi lang naman pang online, ginagamit din nila kahit na halimbawa nagkaroon tayo ng suspension of classes, may bagyo, ganun. So ongoing pa rin ang ating klase. Joshua Garcia, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.